Magandang umaga po sa ating lahat. Ihanda po natin ang ating sarili sa pag-uumpisa ng ating pananambahan sa umagang ito. Sa diwa ng pananampalataya, tayo ay lumapit sa Diyos na ating magulang. Sa Panginoong Jesus, Isokristo at sa banal na Espiritu, tinggin mo kami, O Diyos. Para sa Iglesia, sa buong daigdigan, hingin natin ang gabay ng banal na Espiritu, tinggin mo kami, O Diyos. Para sa tagapanguna o pinuno ng bawat bansa na kanilang tinataguyod ang katarungan at kapayapaan, dinggin mo kami, O Diyos. Para doon sa dumaranas ng kaapihan, labis na kahirapan at mga sakuna, dinggin mo kami, O Diyos. Sa gitna ng pagkakaiba ng kulay at wika, buklurin mo po kami, O Panginoong Diyos. Dinggin mo kami, O Diyos. Sa gitna ng pagkakahati-hati ng mahirap at mayaman, pagbuklurin mo po nawa kami. Dinggin mo kami, O Diyos. Sa gitna ng pagkakaiba ng relihiyon at pamamaraan ng pagsamba, buklurin mo po kami, O Panginoong Diyos. Dinggin mo kami, O Diyos. Sa gitna ng hidwaan na gaganap sa mga kapwa Kristiyano, pag-isahin mo po nawa kami. Dinggin mo kami, O Diyos. Sa gitna sa pagitan ng lalaki at babae, matanda at bata, buklurin mo po kami, O Diyos. Dinggin mo kami, O Diyos. Sa mga sandaling ito na nais ka naming sambahin, Panginoon Diyos, kami bilang iisang iglesia, dinggin mo kami, O Diyos. Amen. Thank you.
Iyasatin mo po kami, O Panginoong Diyos, at alamin mo po ang aming mga damdamin at mga pag-iisip. Kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin, naway patnubayan mo po kami sa daang walang hanggan. Manalangin po tayo. Dakila at maibigin namin Diyos, tunay na kami ay nagpupuri, nagpapasalamat, hindi lamang sa sandaling ito, Panginoon, kundi bawat saglit ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at salamat din, Panginoon, sa buhay na ito. Mga kapatid, kung tunay nga nating patuloy na iniyahayag at pinagsisisihan ang ating mga kasalanan, ay nakakatiyak po tayong patatawarin nga ng ating Panginoong Diyos ang ating mga nagawang pagkakamali at mga kasalanan. At bibigyan tayo ng kapayapaan kung kaya't pasalamatan natin ang Diyos na siyang patuloy na nagbibigay ng katiyakang ito. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay napapanahon na sa Balitang Kapatiran. Sa linggong ito po ay marami po tayong kapatid ang magdiriwang ng kanilang kaarawan
Sa araw po na ito ay birthday ng mga kapatid na Amiel Basena at Kenneth Valenzuela. September 7 po ay birthday ng kapatid na Abigail Pangilinan. September 8 po ay birthday ng kapatid na Kelly Valenzuela na nakakasama po natin sa ating online worship. September 9 po ay birthday ni Rick Jairon Lobo. At September 11 naman po ay birthday ni Adam Oliman. Awitan po natin sila ng birthday song. Para sa ating regular schedule po, mamayang hapon po, UCCP-MCCDI Sunday School, CWA Thursday 7 p.m., CEN every other Friday 8 p.m., CF Saturday 4 p.m., KCKC and Junior CYF Saturday 2 p.m., CYF po pala ang Saturday 4 p.m. at CF ang Saturday 8 p.m. Okay, at ang ating midweek Bible study po ay nagpapatuloy every Wednesday at 7 p.m. Gayun din po, ang Board of CE ay mayroon pong iniimbitahan po tayo ng Board of CE na umaten sa darating na Friday, 8 p.m. via Zoom sa isang worship night, music and declaration. Nawa po ay daluhan po natin ito at mukhang exciting po ang gawain na ito sa mga nakakamiss po dyan ng worship, praise and worship. Ito na po ang pagkakataon nyo. Umatid po tayo dito, worship night, music and declaration. Muli po, September 10, 8 p.m. Ipapadala po ng Board of CE ang link sa ating mga group chat. Para naman po sa mga nais magpasalamat, ang lahat po ng sumapit sa kanilang kaarawan o anibersaryo o gumaling sa karamdaman o may mga nais ipagpasalamat o ipanalangin, ay maaari po mapigyan ng pagkakataon bago ang pangwakas na panalangin sa pamamagitan po ng pagta-type ng message sa ating chat box habang inaawit po ang pangwakas na awit. Yun lamang po ang ating mga balita sa umagang ito. Tayo po ay magpapatuloy na sa panalangin para sa mga bata sa pangunguna ng Board of CE. Magandang umaga po. Kung may mga bata po sa inyong mga tahanan, atin po silang tabihan at ipanalangin. Manalangin po tayo. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Aming dinadalangin at inalalapit sa iyo ang mga kabataan ng aming iglesia. Dinadalangin namin na gabayan mo sila sa kanilang pang-araw-araw na gawain, lalo na't papalapit na muli ang kanilang pasukan at muling sasabak sa kanilang online classes. Dinadalangin namin, Panginoon, na i-honor kanila sa lahat ng kanilang gagawin. Dinadalangin din namin ang patuloy na paglago ng kanilang buhay. Ay patuloy ang pagdami na aming attendees tuwing Sunday School at lahat ng kanilang matututunan dito ay tumimo sa kanilang puso at may apply sa kanilang mga buhay. Patuloy mo na sila nawa protektahan sa anumang kapahamakan na ibinibigay ng aming mga kaaway. Hawakan mo sila sa lahat ng iyong hawakan mo sila, Panginoon, sa iyong mga kamay. At lahat ng ito ay aming dinadalangin at itinataas sa iyo, Panginoon. Amen. Para po sa ating panalangin pastoral, tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magandang umaga po, Panginoon. Salamat po sa panibagong umaga na naipagkaloob ninyo sa amin upang kami ay magsama-sama upang magpuri sa iyo. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na patuloy niyong ipinagkakaloob sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, hayag man at hindi. Patawarin niyo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo.
Maging karapat-dapat nawa kami sa aming pagdulog sa inyo ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Panginoon, patuloy niyo po kaming ingatan na maging malakas at huwag magkaroon ng anumang karamdaman. Inilalapit namin, Panginoon, ang lahat ng aming mga kapatid na may karamdaman, higit sa lahat kung sila ay may COVID, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, ang aming bansa na makabangon sa aming ekonomiya. Bigyan niyo po ng wisdom ang aming pangulo, ang mga leader ng mga aming bansa na maglingkod ng tapat para sa ikabubuti ng mamayang Pilipino. Panginoon, dalangin namin na matapos na po ang pandemya na aming nararanasan. Maisagawa nawa ng aming gobyerno na mabakunahan ang aming mga kababayan. Inilalapit din namin ang buong gawain ng iglesia na patuloy kaming magpalakasan at dumapit sa iyo kahit kami ay nagkakasama-sama sa pamagitan lamang ng Zoom. Dalangin din namin ang aming kapatiran na patuloy kaming aming kapatiran na patuloy namin makasama kahit man sila ay nasa ibang bansa. Ang lahat ng ito ay maingat naming itinataas sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan natin sa may Mateo 25:21-28. Ganito po ang sinasabi. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin, ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinaghihirapan ako nito." Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Paalisin na nga po ninyo siya, napakaingay niya at sunod ng
sunod sa atin. Sumagot si Jesus sa mga naliligaw na tupa, ang sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon, ngunit ang aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya, mangyayari ang hinihiling mo at noon day gumaling ang kanyang anak. Palain na po tayo sa pagkabasa ng pananampalataya. Ihanda po natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos na ibabahagi sa atin na ating pastor Nathaniel Laisico. Isa pong magandang umaga sa mga saints sa Makati at sa lahat ng mga nakikinig sa umagang ito. Isang magandang umaga na pagpapala mula sa ating Diyos. Tayo po ay manalangin ng pangsandali. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa mga biyaya na aming tinatanggap. Nawa ay pangunahan mo kami sa pag-aaral na yung salita ngayong umaga. Bigyan mo kami ng kapuspusan ng iyong espiritu na magkaroon ng pagkaunawa at karunungan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako po ay muling nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon na binigyan niyo ako na makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon. Ang ating pong teksto ay sa binasa kanina ay kinuha natin sa aklat ni Mateo. At ito ay mayroong parallel na istorya din naman sa aklat ni Marcos. So ang aking pong ginawa ay pinag-combine ko yung dalawa. Dahil meron silang sariling account, you know? Magkaiba yung kanilang account. Pero pinagsama natin para makita natin yung buong istorya ng mga pangyayari. Okay. So kung may share ko lang yung aking screen. So ang ating pong topic sa umagang ito ay yung ito po ay very common ng istorya na nadidinig. Siguro nadinig nyo na to sa lalo na yung mga matatagal ng Kristiyano, ay nadinig na nila itong istorya na to. At nung ako po ay nag-aaral, research ko to, ginugel ko, bay, napakadami palang mga teaching na tungkol dito. So, dahil sa ito ay nasa inyong leksyonary, kaya ito na lang ang aking sinundan. Bagamat meron sana akong ibang intensyon na ipahayag na salita, ito po ang aking pinulot, no? Ang aking kinuha at pinag-aralan. So ang istorya po ay itong tungkol sa isang Syro-Phoenician woman, you know, o Canaanite. O ibang tawag na iba ay mga hintil. At ang pag-aaralan natin sa magang ito ay yung pananampalataya ng babaeng ito na mayroong mahigpit na pangangailangan.
Dito sa istorya ay mayroon pong tatlong karakter. Una ay ang yung babae nga, ang isang ina na isang hintil na outside doon sa covenant ng Diyos. Okay. At ang pangalawa ay yung mga disciples o mga disciples na kasama ni Panginoong Hesukristo. At ang pangatlo ay ang ating Panginoong Hesukristo na siyang sentro ng ating istorya. Okay. So, bigyan ko lang po ng background bago nangyari itong event na ito. Ang Panginoon ay nagpakain siya. Jesus fed 5,000 men. Nandito siya sa lugar ng Bethsaida. Kung makikita po ninyo yung mapa, ay nandito siya, ito sa may Bethsaida, dito siya galing. Dito niya pinakain yung 5,000. This is where he fed the 5,000 men, excluding women at saka mga children. At dito rin siya nakipagtalo sa mga Pariseo at marami din naman siyang mga pinagaling dito sa lugar na ito, sa Bethsaida. At matapos ang mga pangyayaring ito ay inutusan niya yung kanyang mga alagad. Sabi niya po, mauna na kayo sa akin at tumawid na kayo ng the Sea of Galilee. At ganun nga ang ginawa ng mga apostol o mga disipulos at nauna na sila. Sa kanilang paglalakbay, sa pagtawid sa dagat, ay alam natin na dito naganap yung isang mirakulo o miracle na ang Panginoong Hesus ay lumakad doon sa tubig. Papunta dito sa kabilang side, dito sa Capernaum, doon sila magta-travel. No? At nung maaring nasa kalagitnaan na sila, ay nakita nila ang Panginoon na lumalakad sa tubig. This is one of the miracles of Jesus Christ. No? At nang sila ay makarating na sa Capernaum, dito ay tumigil muna sila ng palagay ko ng mga ilang araw at nagpaikot-ikot sila sa area nito. At ang Panginoon ay pumunta sa Genesaret, no? O Genesaret. Dito rin siya ay nagpagaling ng mga may sakit. Dito rin siya nakipagtalo sa mga Pariseo at nagturo sa mga tao. Ang kalagayan ng Panginoon siguro ng mga panahon nito ay medyo pagod na siya, gusto niya na magpahinga. At gusto niya nang iwasan yung mga tao na bumabatiko sa kanya, yung nakikipagtalo sa kanya. Kaya ang binalak ng Panginoon ay lumabas siya ng border ng Israel. Okay. At siya ay nagpunta dito sa border ng Tiro o Tyre o Sidon na mga 50 miles ang layo. Kung ito ay lalakarin magmula dito sa Genesaret hanggang dito sa border ng Tyre and Sidon, siguro mga 10 oras. So pagdating niya dito sa Tiro at Sidon, ay siguro pagod na siya, no? Sa maghapon na paglalakad nila, at gusto niya na magpahinga, at siya ay pumunta sa isang tahanan doon na ang sabi ng scripture ay gusto niya ay sekreto. Wala sanang nakakaalam. You know? Isipin na lang natin na ang isang celebrity, lalong-lalo sa panahon ngayon, no? Pwede bang maglakad ka doon nang walang nakakita sa iyo? Lalong-lalo na na marami siyang mga pinagaling dito sa may bandang Capernaum. Nagpakain pa siya ng 5,000. Hindi niya siguro talagang maitatago yung sarili niya. Kahit saan siya pumunta, sinusundan siya ng maraming tao. Kaya nung siya dumating dito sa isang bahay sa Phoenicia, kahit na patago, ay nabalitaan pa rin ng mga tao na ang Panginoong Hesus ay nandito sa lugar na ito. At alam naman natin na kapag isang celebrity ay dumarating sa isang lugar, lalo na napakabilis kumalat ng balita. No? Kaya sa pagpunta niya roon,
ay sa istorya ay mayroong isang babae na taga-Kana o pinanganak sa Kanaan. Ang tawag sa kanya ay taga-Syrio-Phoenicia. At bigla siyang pumasok doon sa bahay, no, sa tahanan ng, hindi natin alam kung tahanan ng isang Hudyo o isang Hentil, dahil itong lugar na ito, itong area na ito, ay dito nakatira yung mga Hentil. No? These are the place outside the border ng Israel. No? Ito lang sa kasaysayan ng ministeryo ng Panginoong Jesucristo, ay dito lang siya lumabas ng border ng Israel. Hindi natin alam kung ano kanyang intention, but the scripture says na gusto niyang magpahinga. Gusto niya munang magpahinga, no? Lumayo muna sa mga crowd. Pero hindi niya rin naiwasan at ang mga tao ay sinundan din siya. Dito nga nangyari na ang babaeng ito ay nabalitaan na dumating ang Panginoon doon sa vicinity na to, no? At pinilit niya na makapasok doon sa tahanan. At siya'y sumisigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa ka sa anak ko," sabi niya. Ang anak ko ay, sabi ng scripture, ay demon-possessed. Maaring sa mga panahon na yun, alam niyo naman, yung mga, meron talagang mga napoposess ng mga demonyo o masasamang espiritu. Pero minsan, yung mga sakit, pagkakasakit, katulad ng epilepsy, o merong convulsion, ay minsan kinakategorize nila ito na sinasapian ng demonyo. Pero siguro nga sa istorya, dahil sabi ng scripture, ang babaeng ito, yung kanyang anak, ay sinapian ng mga sasamang espiritu o yung mga impure spirit. At dahil sa kanyang pagpupursigi na magumaling ang kanyang anak, ay pinilit niya na makapasok doon sa loob ng tahanan. Ano? At nakita natin yung karakter ng isang ina. Ano? Ano ba yung attitude? Ano yung karakter ng babaeng ito? Unang-una siya ay Hentil. Hindi siya Hudyo. Alam natin na ang mga Hentil nung panahon na yun, o tinatawag nating uncircumcised, ay hindi nakikipag, walang magandang relasyon sa mga Hudyo o yung mga circumcised Jews. At sa kanyang pagpasok doon, sa pagtawag sa Panginoon, "Panginoon, anak ni David," sabi niya, "maawa ka sa anak ko." Eh pagpasok niya, itong mga disipulos, another character ng istorya, ay pilit na pinipigilan siya. Siguro dahil sa ang Panginoon, gusto niyang magpahinga, gusto niyang tahimik, itong babaeng to ay sigaw ng sigaw. Itong mga alalay niya, gusto nilang magpahinga ang Panginoon, pilit na pinipigilan yung babae. Pero hindi nila mapigilan at lumapit na sila sa Panginoon. Ang sabi, "Panginoon, napakaingay nitong babae na ito. Pwede bang paalisin mo na?" You know? Pero hindi sila sinagot ng Panginoon. You know? Kaya ang ginawa nung ina o nung babae ay lumapit siya sa Panginoon at siya ay lumuhod. Ang sabi niya, "Panginoon, tulungan mo ako." Talagang iginigiit niya yung kanyang pangangailangan. So dito nakikita natin ang isang karakter o attitude ng isang ina. Ano ba ang karakter ng isang ina dito? Ang isang ina na mayroong pangangailangan, lalong-lalo na sa pangangailangan ng kanilang mga anak, ay gagawa ng paraan upang ang kanilang mga anak ay gumaling sa karamdaman. Kung may mga pangangailangan, iyahanap nito ng mga solusyon. Kung may mga problema, sila yung ang magulang o ang ina ang madaling takbuhan ng mga anak. Hindi ko naman sineset aside yung mga
mga ama, lalong-lalo na ngayon, ay naalala natin yung Father's Day dito sa Australia. Meron ding role ang ama. Pero ang mga anak ay mas madaling, parang mas madaling lumapit sa ina. No? Kasi yung ina, ma, sabi nga yun daw ina ay doon siya lumaki, yung mga bata, no, sa ina, sa kanyang bosom, siya ang nagpipid nito. Kaya ang ina ay merong talagang malasakit para sa kanyang mga anak. At nakita niya yung paghihirap ng kanyang anak at maaring wala na siyang makitang solusyon. Ano? Kaya siya ay very desperate. Desperate na yung ina. Meron siyang mahigpit na pangangailangan. Out of desperation, ay naisip niya, sabi niya, at nabalitaan niya na ang Panginoon ay darating. Siguro ito na yung kanyang pagkakataon na ang kanyang anak ay gumaling. Nabalitaan niya maaari na pag dumadaan ang Panginoon, minsan meron lang humahawak sa kanyang mga laylayan ng damit, gumagaling na. Kaya ito ang kanyang pagkakataon. Kahit anong mangyari, gagawa siya ng paraan na maligtas ang kanyang anak. So out of desperation, ay pinilit niya yung sarili niya. So ganito po ang mga ina. Yung kanilang kalooban ay hindi matitigil kapag ang kanilang mga anak ay may mga problema. Sila ang gagawa ng paraan. Hindi nila pababayaan na mapahamak ang kanilang mga anak. Ito ang karakter ng isang tunay na ina. Kahit naman hindi mga mabubuting ina, hindi rin nila pababayaan ang kanilang mga anak kapag dumarating na ang mga problema. So she is very determined na makausap ang Panginoon. Itong inang ito ay she's worthy na she cares for the children. Naalala ko nung ako po ay maliit pa o kami maliliit pa, ako ay natural na matigas ang ulo eh. Madalas din akong mapalo, hindi lamang ng father ko. Alam niyo yung father ko, meron siyang sinturon na napakahaba. Na kapag pinalo kami, ito ay lumalatay ito sa katawan, eh, nakikita. No? So yung mother ko, hindi naman siya, hindi niya kinukonsinte, no? Yung sabihin, hindi ka kakampihan, lalo na kung ikaw may kasalanan. Pero iiyak na siya, dahil makikita niya yung mga latay, no? Andiyan na yun, kukuha na siya ng Vicks, papahiran niya na. You know? Ang aking ina, mas masakit pa nga malo, minsan yung panggatong ng kahoy. Yung kahoy na panggatong, yun ang ginagamit, eh may mga siit-siit pa yon. Pero pagkatapos nun, iiyak naman. You know? Ganun ang mga ina, pinapalo yung mga anak, pero nasasaktan din sila. So ganun ang karakter ng isang ina. Ayaw nilang masasaktan yung mga anak, pero ginagawa nila ito para madisiplina yung mga anak. So ngayon, naiintindihan natin, mga bata, kapag pinapalo, hindi dahil sa galit, maaaring galit, pero andun yung pagmamahal at pagdidisiplina, kaya nila ginagawa ito. Siguro ngayon, mga new generation, parang ayaw na nilang paluin yung kanilang mga anak. Kaya pinakita dito ng isang ina ang kanyang pagmamalasakit, no? But she persisted. At hindi lang natapos doon. Dahil hindi siya pinansin ng Panginoon eh. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ako pumunta rito para maggumamot, no? Ang Panginoong Jesucristo ay hindi intentional na nagpapagaling ng mga may sakit. Kundi siya ay nagpapagaling occasionally. Yung encounter lang, no? Ang sabi ng Panginoon, ako ay pumarito para hanapin ang mga nawawalang tupa ng Israel.
Parang ang layo ng sagot niya doon sa paghingi ng tulong ng ating Panginoon, no? ng babae, no? So out of desperation ay lumapit siya uli sa Panginoon. Sinamba niya ang Diyos. Actually, sinamba niya ang Panginoong Jesucristo, bagamat hindi niya alam na sa panahon na yun ay siya ay Diyos, no? Ang sabi niya, "Panginoon, anak ni David, maawa ka sa anak ko." So nagpakita siya ng pagpupuri at pagsamba. Itinaas niya ang kanyang pagpupuri sa Panginoon. Dahil sa kanyang yung kanyang begging, you know, mihingi siya ng awa. At hindi pa natapos doon. Siya ay nagpakumbaba, lumuhod, humingi ng awa sa Diyos. Pero anong sagot ng Panginoon sa kanya? Parang sabi ng Panginoon, "Gusto kitang tulungan, but you are a dog," sabi niya. O, hindi naman niya direktong sinabing dog. Ang sabi ng Panginoon ay, "First, let the children eat all they want." Hindi tama na ang mga pagkain ng bata ay itapon at bigay sa aso. Parang lumalabas dito ang Panginoon ay prejudice o racist. Tinawag niya yung, hindi nga niya tinawag na directly yung babae na aso, pero siya ay nagbigay ng isang talinhaga. Ito, isang talinhaga o parable na maaaring naintindihan din to ng babae, ng ina. Dahil ang dealing ng mga Hudyo at mga Hentil, tinatawag ng mga Hudyo itong mga Hentil na aso o dog. Eh ngayon, pag tinawag kang dog, eh, parang ikaw ay napakababa ng tao. Nung naalala ko, nung ako po ay nagkatrabaho pa, ay merong akong mga kasama, isang Vietnamese at yung isa ay Maltese. So, dati silang magkaibigan, no? Nagbibiro ang pa sila palagi. Pero isang araw, hindi natin alam, hindi ko po alam kung ano nangyari, ay nagkaroon sila ng alitan. At ang sabi nung Maltese doon sa Vietnamese, "Your dog," sabi niya, "you dog." Eh, Vietnamese po, eh, nagalit. At gusto siyang batuhin nung kanyang cup. So, hindi ko po mapigilan yung sarili ko, eh, inawat ko silang dalawa. Kasi yung pagtawag mo sa isang tao na bilang aso o dog, ito po ay isang slur o isang curse. Ito po ay isang derogatory na tawag o racism. Pero sa Panginoon ito nanggagaling, parang hindi tama, no? Para bang ang Panginoon ay naging prejudice. Pero kung pag-aaralan natin ang istorya o yung culture nung panahon na yun, hindi talaga nagkakaroon ng magandang relasyon ang mga Hintil at ang mga Hudyo. Katulad noong nangyari sa babae sa Samaria, kung matatandaan ninyo, na pinagbawalan ng mga disipulos ang Panginoon na makipag-usap. Sabi, "Panginoon, bakit ka nakikipag-usap sa isang Hintil? Lalong-lalo na ay babae." So ganun din ang nangyari sa istorya dito, na yung babae, hindi po allowed yung babae na makipag-deal sa mga lalaking Hudyo. Ito po ay tinatawag nating tabu. No? Unang-una, ang Panginoon ay ang tingin ng mga disipulos ay talagang napaka-banal. No? Pero hindi ito naging hadlang sa babae para humingi ng awa sa Panginoon. At ang sagot po ng babae, sabi niya, "Panginoon, hindi marapat na kunin ng tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso,
Pero sabi niya, ang mga aso din naman, sabi niya, ay kumakain ng mga mumu. The dog eat the crumbs. Ito ang sinagot ng babae. Siguro naintindihan niya na ang sinasabi ng Panginoon ay isang talinhaga. Hindi siya na nagkaroon o ng paghihina ng loob dahil sa kanyang desperation ay sinagot niya ang Panginoon. Sabi niya, Panginoon, kahit naman ang mga aso ay kumakain ng mga mumu. Parang sinasabi niya sa sarili niya, eh hindi bali na ako maging aso. Basta makakain lang ako. Ito po ang nakita natin sa maigpit na pangangailangan ng isang ina para sa pagkakapagaling o for the healing of the sickness of her daughter. Ganyan po ang isang ina. Talagang pipiliti niya na gumawa ng paraan. Sabi nga nung iba eh, kapit sa patalim. No? Kakapit siya sa patalim para gumaling lang ang kanyang anak. Dir mo tawagin kang isang aso, pero ang katwiran ng babaeng ito, sabi niya, hindi bali na. Hindi bali na ako itawagin mong aso. Basta makakain lang ako. Lalong-lalo dyan sa Pilipinas, alam natin yung mga istorya na yung pagpag, no? Napanood namin yung documentary, yung mga tao kumakain na ng mga leftover. Ginagawa nila ito dahil sila ay gutom. Wala silang pagkain. So gagawa sila ng paraan para sila makakain. Kaya ang Panginoon, nung madinig niya ang sagot ng babaeng ito, ang Panginoon ay namangha. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, babae, sabi niya, dahil sa iyong pinakitang pananampalataya, umuwi ka na ngayon, sabi niya, at sa iyong pag-uwi, ang iyong anak ay gumaling na. Imagine ninyo na ang Panginoon ay very hesitant na pagalingin yung kanyang anak. Anak ng babae. Pero dahil sa sagot o sa tugon ng babae sa Panginoon, ang Panginoon ay namangha. Sabi niya, woman, you have a great faith. So your request is granted. You may go and the demon has left your daughter. So ang babae nga ay umuwi at nakita niya na yung kanyang anak ay nandoon sa bed at wala nang sakit. The demon is gone. So ano ang pinakikita ng babaeng ito? Kung ire-reflect natin sa ating panahon ngayon. Kung tayo ba ay lumalapit sa Panginoon at tayo ay nakakadanas ng mga hindrances o yung mga balakid sa paglapit sa Panginoon, ano po ang ating mararamdaman? Anong ating magiging attitude towards God? Kaya dito po ay makakapulot tayo ng mga aral. Unang-una ay sa ating paglapit sa Panginoon ay wala pong makakahadlang sa biyaya ng kaligtasan. Maliban na lang kung ikaw ay walang pananampalataya. Wala pong makakahadlang na katulad ng ginagawa ng mga disipulos. Hindi lamang itong okasyon na to nangyari. No? Merong isang okasyon na ang mga bata ay gustong lumapit sa Panginoon at ang mga alagad din ang nagpiprevent na lumapit yung mga bata. No? Gayaan yung mga bodyguard, mga alalay. Mas mahigpit pa sila kaysa dun sa inaalalayan o dun sa mga kanilang binabantayan. So pinakita nung babaeng ito, nung ina,
na walang makakapigil sa kanya sa paglapit sa Panginoon, anuman ang madlang. Kung hindi yung katibaya ng kanyang pananampalataya, ay walang makakapag-stop sa kanya. Ang isa pang aral ay maaari nating ilapit sa Panginoon ang ating mga naliligaw na mga anak sa pamamagitan ng panalangin. Kung ating mga anak po ay naliligaw o merong mga karamdaman na o may mga bisyo, may mga hindi magagandang ginagawa, ang ito po ay ating ilapit sa Panginoon. Dahil ang alam natin ng Panginoon ay sasagutin niya yung ating panalangin. Kung hindi naman niya sagutin ang ating panalangin, ang Panginoon ay nadidinig niya, pero hindi ito nangangahulugan ng kawalan ng pag-asa. Ganun ang nangyari doon sa babae, sa ina. Nung siya ay tumawag, nagmamakaawa, hindi siya pinansin ng Panginoon. Pero kailangan tayo ay magpursige. Sabi niya, be persistent. Kung meron tayong pangangailangan, persistent daw tayo. Kumbaga sa ating lingwahe, kulitin daw natin ng ating Panginoon. Panalangin ng mas yung there is always a compassion in our hearts na ipanalangin natin, no? Huwag tayong titigil, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Ang kailangan lang natin ay ang matuto ng pagtitiyaga, determination, and humbleness. Yung pinakita ng babae, nung siya ay lumapit sa Panginoon, nagmamakaawa, ay dumating pa siya dun sa point na lumuhod pa siya. Sa istorya, nakita natin ay halos lahat ng mga nakapaligid doon, yung crowd, ay mga nakatayo at siya lang ang lumuhod sa Panginoon. You know? Kailangan tayo ay humihingi ng merong pagpapakumbaba sa Panginoon, yung humility. Na alam natin ang Panginoon ay may kamangarihan sa lahat ng bagay at siya ang nagbibigay ng biyaya at awa. Pero kailangan meron tayong yung obedience, pagsunod, at meron tayong pagpapakumbaba. Huwag tayong mapanghinaan ng loob kung may mga humahadlang sa atin, sa ating paglapit sa Panginoon. Ano ba itong mga humahadlang katulad ng mga disipulo? Minsan, mayroong mga tao, no? Katulad ng isang istorya na yung isang lumpo, ang tanong ng mga alagad, Panginoon, sino ba ang may kasalanan? Yung ba magulang o yung bata? Kaya siya ay nalumpo o kaya siya ay nagkasakit. Binibigyan agad ng justification, binibigyan agad ng judgment. Kaya huwag tayong mapanghinaan kung mayroong mga taong ganito na siyang parabang nagbibigay pa ng mga masasakit na salita o paghuhusga sa atin, no? Kung tayo ay lumalapit sa Panginoon. Parabang sinisisi ka pa na ikaw, kaya nangyari sa iyo yan kasi ito, ginawa mo ito eh, no? Kaya nangyari sa iyo kasi disobedient ka. Kaya nangyari sa iyo yan dahil hindi ka gumagawa ng mga mabubuting bagay. Meron mga tao ganito na imbis na encourage ka, imbis na palakasin ang iyong loob para dumapit ka sa Panginoon o makiramay sa iyo o makipanalangin para sa iyo, minsan sinisiraan ka pa. Huwag na lang itong maging hadlang, sabi niya. Huwag itong maging hadlang sa atin sa paglapit sa Panginoon. Ang kailangan natin ay lubos na pag-asa at pananampalataya sa ating Panginoon. At titiyakin natin o matitiyak natin na ang Panginoon ay very compassionate, very graceful, merciful,
maawain Diyos. Kung hindi man natin makamit yung ating mga panalangin, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang Panginoon pa rin ang magbibigay ng biyaya. Lalong-lalo na sa panahon ngayon natin, pandemic, maraming naghihirap, nagugutom, mga walang trabaho. Ito siguro ang panahon na lumapit tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng awa sa Kanya, ng merong humility, ng merong pagpapakumbaba. At ang Panginoon ay hindi sarado ang mga tenga para makinig sa ating mga panalangin. Ang kailangan lang ay lumapit tayo sa Kanya ng mayroong pananampalataya at mayroong pagpapakumbaba. Salamat po sa Panginoon sa mga aral na ating tinanggap sa oras na ito. Amen. Maraming salamat po, Pastor Nathan. Tayo po ay magpapatuloy na po sa pagdiriwang ng banal na hapunan. Sa ating pakikiisa sa buong daigdigan, sa pagdiriwang ng banal na hapunan ng ating Panginoon, ay ating alalahanin na Kanyang inibig tayo at binigyang karapatan na makibahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Sa Kanya ang kapurihan at kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.
para po sa paghahanda natin sa banal na hapunan, atin pong tunghayan ang pagbasa po ng mga salita ng institusyon na matatagpuan po sa Unang Korinto 11:23-29. At ganito po ang sinasabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos ng kahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o inom ng saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kaniyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kaniyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayong lahat po'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito. Muli't muli, binigyan mo po kami ng pagkakataon upang makasama ka sa iyong hapag. Maraming salamat, Ama, sa iyong ginawang pagliligtas sa aming mga kasalanan doon sa Kalbaryo at ibinuhos mo ang iyong dugo para po sa aming mga kasalanan. Alam po namin, Ama, na ang bawat isa sa amin ay hindi karapat-dapat sa iyong harapan, hindi wagas na nararapat sa iyong paningin. Ngunit narito po kami, Ama, humihingi ng iyo pong pagpapatawad muli sa aming mga kasalanan. Baguhin mo kami, Ama, linisin mo po kami at hayaan mong mahayag ang iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Fill us with thy Holy Spirit, O Lord. Bless us and cleanse us, O Lord. Nang sa gayon sa aming pagharap sa iyo ay maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Manguna ka nawa, Ama, basbasan mo nawa ang mga elementong ito, ang tinapay at ang saro na siyang kakanin at iinumin namin sa umagang ito. Magdulot nawa ito ng pagpapahayag, ng pagpapatawad mo sa amin, sa aming mga kasalanan sa iyo. Linisin mo, baguhin mo, at hayaan mo pong ikaw ang siyang manguna sa aming mga buhay. Hindi lamang ngayon, ngunit sa mga darating pang panahon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan na matamis, na pangalan na aming Panginoon Jesus. Amen. Atin po ngayong pagsaluhan ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon na inaalay para sa atin. Atin naman ngayong pagsaluhan ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon na binuhos para sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming makapangyarihan at walang hanggang Diyos, maraming salamat sa pagpapakain mo sa amin ng iyong katawan na nagbibigay buhay at ang dugo ng iyong buktong na anak na si Jesucristo. Isugo mo ang iyong banal na Espiritu na sa pagkatapos ng aming pagtanggap, kami sa pananampalataya ay patatagin upang maging ilaw at asin ng sanglibutan. Panginoong Diyos, dalangin namin na panatiliin sa amin ang pag-asa ng iyong inilagay sa amin upang kami na iyong mga anak ay maging malaya
at ng patuloy ka naming papurihan, paglingkuran, at kampin ang buhay na walang hanggan. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Bago po natin awitin ang pangwakas na awit, ang lahat po na sumapit ang kanilang kaarawan o anibersaryo, gumaling sa karamdaman o may mga nais ipagpasalamat o ipanalangin, ay inaanyayahan pong mag-type sa ating chat box upang ipahayag ang kanilang pasasalamat at panalangin. Awitin po natin ang ating pangwakas na awit. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Iyaan niyo pong banggitin ko sa inyo ang mga pasasalamat, no, ng ating mga kapatid. So, ano man ang kanilang naranasan, no, sa mga nakaraang linggo. Una po ay nagpapasalamat ang ating kapatid na Mark Tigas dahil negative po ang kanyang result at patuloy na humihingi ng upang panalangin na patuloy na kalakasan para kay Pastor Tigas Senior at ganun din po kay Ate Norma Tigas. Nagpapasalamat din po ang ating kapatid na Rowena dahil nakalabas na po si Alex at patuloy na panalangin na maibalik ang kanyang dating kalakasan.
Nagpapasalamat din po ang kapatid na Kelly Valenzuela dahil po ang kanyang anak ay nagkasakit, at sa lahat po ng tumulong sa kanyang anak, at ganun din ang kanyang pasasalamat sa ating Panginoon. Nagpapasalamat din po ang ating kapatid na Jennifer Valenzuela dahil naging negative po ang kanilang result sa kanilang swab test, no? Ganun din po ang ating kapatid na Josie. Patuloy na pasasalamat dahil naging negative din po ang result ng kanyang swab test. Ang ating kapatid na Mira ay nagpapasalamat po sa bagong work destination ni Ida Reyes. Okay? Ang kapatid na Aisa po ay nagpapasalamat sa nakaraang kaarawan ng kanyang kapatid na si Graces Lee. Ang ating pong kapatid na Irene ay nagpapasalamat po dahil ito po ang kanyang pangalawang taon nang siya ay maoperahan at magkaroon ng open surgery, no, at patuloy na kalakasan para sa kanya. So siguro po lahat ay nabanggit natin, no, kaya patuloy po nating ipanalangin ang ating mga kapatid sa kanilang pagalakan sa mga kaarawan, pagalakan na naging negative ang kanilang mga result sa kanilang swab test, at patuloy na kalakasan na binibigay sa kanila ng Panginoon. So, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang mga awit 121, ay ganito po ang sinasabi. Ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok, saan baga manggagaling ang aking saklolo. Ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Hindi niya titiisin ang paamoy makilos. Siya ay mag-iingat sa iyo ay hindi iidlip. Narito siyang nag-iingat ng Israel, hindi iidlip ni matutulog man. Ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lilimo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw sa araw ni ng buwan-buwan sa gabi. Ingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa, iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailanman. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na kasulatan. Mga kapatid, tayo po ay na sa pangwakas na panalangin, patuloy po nating damhin ang banal na espiritu sa ating kalagitnaan. Iuko po natin ang ating mga ulo at tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga Panginoon na taus puso kaming nagpapasalamat sa araw na ito, sapagkat isa na namang panibagong araw na inyong pinagkaloob sa aming mga buhay. Mula nga po sa umpisa ng aming panambahan, ay ang iyong patnubay at paggabay ay patuloy nga naming nararanasan. Salamat Panginoon sa kalakasan na patuloy na pinagkakaloob mo sa amin upang malampasan namin anuman ang mga pagsubok na aming mararanasan sa mga oras na ito. Salamat Panginoon sa mensahe na amin pong narinig mula sa iyong anak na ginamit mo sa katauhan nga ng aming Pastor Nathaniel Laisico. At naway tunay nga na ang iyong mensahe ay tumimo sa aming mga puso at hindi lamang basta aming narinig, bagkus ito ay may apply namin sa aming mga buhay at paglago na rin ng aming pananampalataya. Salamat po Diyos sa patuloy na pagtugon mo sa aming mga panalangin. Salamat sa mga kapatid namin na nagdaos ng kanilang mga kaarawan. Salamat din po Diyos sa mga anibersaryo
na sumapit sa aming mga kapatiran. Salamat po Panginoon sa lahat ng mga kagalingan din na patuloy na tinatamo ng aming mga kapatiran mula sa banig ng karamdaman. Salamat o Diyos sa patuloy na biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. At salamat sa mga patuloy pa rin na ipagkakaloob mo sa bawat isa. Dalangin namin o Diyos na patuloy nga nawa kaming pagkaluban ng dagdag kaalaman upang sa gayoy ay patuloy din naming maintindihan ang mga nais mo sa aming mga buhay. Gabayan at tulungan ninyo kami upang maiwasan namin ang paggawa ng kasalanan at pagkakamali, Panginoon. Panginoon, nawa po ay ang lahat ng mga inilalapit namin ito, aming idinudulog sa iyo, ay tunay nga na mapakinggan mo, Diyos, sapagkat patuloy na kami ay sa iyo lamang nagtitiwala, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga gagawin pa sa araw na ito, sa aming mga buhay. Naway gamitin mo pong bukas at handa ang aming mga puso, maging ang aming mga isipan sa mga anumang mensahe o milagro o pagpapala na iyong ipagkakaloob pa sa araw na ito. Naway ang iyong pag-ibig, paggabay, pagpapala ay patuloy na matamasa, maranasan ng bawat isa sa amin hanggang sa maganap ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. At ngayon mga kapatid, tanggapin po ninyo ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos at ang pag-iingat ng makapangyarihang Diyos ay ating taglayin. Kalungin din tayo ng banayad na pananggalang ni Jesus laban sa hibo ng sanlibutan. At kasihan din tayo ng tanglaw at kaaliwa ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Isa pong mapagpalang umaga muli sa ating lahat mga kapatid. Tunay na kagalakan sa inyong lingkod ang patuloy na makita ang bawat isa. Happy Father's Day po sa lahat ng mga ama na naninirahan sa Australia. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat din dyan mga kapatid.